to Finesse Emperors, pagka nakakita dati sila ng butas dito na ipanalo yung game, panalo na nila, wag na nilang bigyan pa ng pagkakataon na makadali pa yung ano, makadali pa yung sana makapasok against them. Kasi parang kaya ano bumaliktad ng sana makapasok eh. Parang ganito yun eh, pag napatagal nila yung laban, pwedeng maging sa kanila na naman. Pero pag minadali ng Finesse Emperors, feeling ko naman mamadali nila, may Lilia sila, may Valir sila, may Ikari sila, may dalawa silang tank. So possible, pwedeng ano to, pwedeng mamadaliin ng Finesse Emperors tong laban na to. Pero kung sakali mang hindi magkakaroon ng isang buffang Esmeralda, medyo magiging negative dito sila. Mm-hmm. Tama ka dyan, mga bestie wap. And for this, ay ano, Ronel, yung Ronel, yung 2K mo, chat mo si Rusty, tinatanong niya ako eh. Tanong mo kung paano. Oh, yan, sana matat din ako ni Rusty. Yun. Rusty boy. How are you, Rusty boy? Shout out nga pala kay Rusty boy. Yung, si Rusty boy ang taga-rush namin dito, mga bestie. Pero eto na, naupo bakbakan dito. May isa na palang patay. Another one. Dalawa na ang nadamay. Admiral Doy, naupo. Yari, pero si Ayong God, naupo. Saan ka pupunta, tapon? Masura. Pero hindi. Naku, 3-0, 3-1 kaga dito. For sana makapasok. Kanila pa nga ata ang buff. Eto na, nadat na na second wave, mga bestie. Kuroko, nadali. Sige, reso kill lang ng reso kill. Kada buhay, magpapatay. Eto na, laban. Bakbakan yan. Lamang kayo. Kasi, ani, ang problema kasi, level lamang sila sa clash lamang talaga sila. Pero ang problema, nakuha kasi ni Xburg yung blue buff ni ano ni Esmeralda. So wala siyang chance na makapag-spam. Hindi siya agad mag-level 4. Kasi sa team, tinamaan. Talaga namang pride. Naging bareta at patay pa nga rin dito, mga kaibigan. Iba ang pinapakita ngayon na sana makapasok, napaka-agresibo nila sa early stage ng game. Ha? Isipin mo to, Kuya Herb, ang aga nag-level 4 ng Xburg, mga best wap, talagang kakaiba to. Siguro Esme ang sana patatabayin nila, kaso nagkataon lang talagang... Nakuha agad yung... Wala nang no choice eh, no? Kaso mahirapan silang bumasag dito, kung sakaling apat sila, siguro possible, parang ganyan. Parang basic lang, apat sila. Yan, nakaka-push agad sila. So, iba pa rin. Pero yung top lane naman ang sagot dito, Demon QT, mukhang masasaktan dun sa apat. Patay agad. Sigurado ka dun sa top lane, pero sagot nila sa bottom lane. 5-2 ang ating score, 2 minutes and 22 seconds in our game time. Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya Irvin. Maaga-aga pa naman ang sitwasyon natin dito sa laro. Mga best wap, 2 minutes onwards pa lang tayo. Pero 5-2 na ang score. Dami na kaagad na matay. 5 na kaagad beses na dapa dito ang Finesse Emperors. At that is a very big difference, especially sa early stage ng game. Tingnan nyo naman yung level dito ng mga sana makapasok compared sa Finesse Emperors na may level 3 pa nga. May level 3 pa lang, 2 pa. Naupo. Wala pang mga ulti. Think na natanggal na ng ano ng FNS. Uy, teko lang, mukhang mapapatay pag Loros Pathway ang naibigay, pero na ano? Na ano dito, execute. Execute din 8666 at ayun na ang kanyang kamatayan. Samantalang bottom lane Demon QT, medyo malaking factor para sa sana makapasok yung pagkawala nung Hanzo nila. Mm-hmm. Pero kahit paano, nakakabawi-bawi pa rin sila, nakakapag-kill-kill pa rin sila dito eh, no? Mm, tama ka dyan, Kuya Irvin, pero eto. Bobo yung pangalan ko doon. Kukuha ng turtle dito, mga best of Finesse Emperors. Pero hindi, nakita na sana makapasok last insanity. Na-pop na rin mga kaibigan sa backlinks naman si Lancey. Talagang ni Lancey ang mga kalaban. Mukhang lalaban din naman ng Finesse Emperors. 2-3. Here comes an ulti para kay Rafaela. Pero walang nadali, mga best of. Pero si Ayong ka dito, free hit lang. Pero wala din damage, mga besties. Ang masakit-sakit dito, wala silang mapatay sa ginawa nila na engagement na yun. Wala silang damage, manggagaling lahat ng damage nila doon sa Esmeralda lang, kaso hindi nila sasamahan. And wala na namang buff dito. And sigurado, mukhang makakapatay pa dito. Kuroko, nananakbo, pero apat ang nandito sa top lane. Natakpan na, quarantine, pero nakapag-flicker out, pero babackup na ang FNS Emperors dito. Mukhang kailangan na, Glorious Pathway ang naibigay. Pride mukhang mapapatay pa doon ng bahagya, pero out na lang ang tropa. Wala pa rin nagiging casualty doon. Bottom lane, free farm lang, pero wala pa din pumupunta. Ayong God for that carry, muntikang matamaan ang ultimate dito ni Rafaela, pero di pa rin sumusuko ang tropa ng FNS dito, pero mukhang mapapatay ni Admiral Doy si Lancey. Lancey, Grabe naman, kasi Kuroko na lang yata. Ayun, nadali pa mga bestie wap. And for this Admiral Doy, walang na pala. Medyo ang pinamasaklap doon, napabayaan niya patuloy lalo si Kuroko. Diba? Kasi kaka-focus niya kay Grak, inaiwan niya yung Valir dito sa bushes. Nakalimutan niya, uy, kampi mo ko. Hindi dito rin na offer si Admiral Doy dito. Lumalaban lang ng konti, mga bestie wap. Black Shoes, nagagamit na lang din. Pero pwede yata dito mag-Glorious Pathway. Barit sa cooldown, laban na. Here comes Ayong God, sumusubok maka-free hit. Pero masakit, mga bestie. Uy, naku! Ano yun? Mukhang hindi sila synchronized, mga bestie wap.
sa Tagilid. Ang Bapor, mga kaibigan, and eto na nga, nakakuha pa, 8666 laban sa dalawa, and successful ang pagkuha dito ng isang Esmeralda plus a kill para dito kay Demon QT, Last Insanity para sa top lane. True damage na yung tumatama sa kanila eh. Medyo masakit eh. Tapos ito pa si Lancy. Ni Lancy, mga kaibigan, talagang hindi na malulunod si paring Lancy. Naku po, eto, dun sa top lane, dinay pa doon, mga kaibigan. Mitch for the baka para sa isang Esmeralda, pero napatay na yung isa. Though, meron naman siyang immortality dito, pero medyo magiging maasim to para sa kanila. Delikado na. Mapanganib ang ano ang sitwasyon na siya ay ma-corner dito. Ayun na nga, nauna na si M. Ayun, dali, double kill pa nga mga besties, pero hindi naabutan dito ni Deity, mga kaibigan. Tingnan natin si Mitch dito trying to escape pero bumalik pa. But I'm sorry, I'm trying to back you up, mga besties. You have another heal. Deity dito tinamaan pa ng ulti ng dalawa. Naku po, napakasakit talaga. Tatakas ba, pero here comes Kurokoy, nahanap-hanap siya. Naku po, sa iba dumaan niya, dali. Mega kill pa dito para kaya Mitch, mga bestie wop. Naku po. Naku, yari. Diyan eto si Ansi na naman, tinakpan na quarantine, na usog pa doon sa kabilang banda, pero si Admiral Doy, pero Kuroko nanganganib na, nakapag flicker out pa rin. Goros pathways na maling direksyon, wala masyadong kalaban doon, and out na lang uli ang team dito ng FNS Emperor. Clash oriented at sana makapasok, katulad ng sinabi natin kanina, more on clash ang gustong patunayan dito ng sana makapasok, pero ngayon naman sila yung lumalabang. So pagkalamang sila, pwede nilang tapusin agad 'to. Oo, yun nga, yun ang kinaganda doon. At dapat 'wag na lang din bigyan ng space dito ang Finesse Emperors na makabawi pa against sana makapasok, kasi kung sa-sali lang din pag sumakit-sakit pa tong carry na 'to, problema pa sila. Aabutin na naman ng 20 minutes onward sa laban nila at wala pang naigawang panalo ang sana makapasok na hindi inaabot ng 20 minutes ha. Lahat lagi inaabot ng 20 minutes, ito na. Tama. Tama. Na Kuya Herb. Sige, masakit nga yan. Meron pang isa, nakadalawa na, mga kaibigan. Admiral Doy, may black shoes yan, mga kaibigan. Pero M, mukhang, crossover pa, parang talaga si Jason Kidd, pero hindi pa rin tapos sa mga laban. Mukhang makakapatay pa dito si Admiral Doy, binatuhan ng kulay violet na kwek-kwek. Uy, tatlo tayo, pero sayang nga naman na pagkakataong yun, natira dito ng isang Rafaela and mid lane. Mukhang maganda ang ginagawa ng sana makapasok. Ubus na, paubos na yung Torres sa bottom lane. Tag-isa naman sa top lane and mid lane. 16-6 ang ating score, 7 minutes and 35 seconds in our game time. Malaki pa nang bawas dito ng ano sa kills, medyo malaki, 10 ang kalamangan. My God. Diyos ko. Ako po, mukhang ano na to, mukhang palagrins na ang ano dito, ang Finesse ang sana makapasok, pero for Finesse Emperor's carry, wala pa palang core item dito, bubuo pa lang ngayon. Mga base top, so dapat maximize na talaga ng sana makapasok to. Huwag nyo nang palalabasin ng base yan. Ito na si Admiral Doy, dali na naman. Kuha pa, next agad, next. Pili na naman, ayun, pumasok na naman si Mitch, ML na ML, talagang next na next. Ito si Pride dito, takbuhan lahat ng Finesse Emperor's. Itong kinaganda dito eh, na earlyhan nila ang Finesse Emperor's by this time. Hindi na sila mamamroblema, hindi na sila kailangan mag-isip ng comeback potential. Pero for Finesse Emperors naman, sila ngayon ang mapapaisip paano nila ito turn around itong laban na ito. Parang pilay sila eh, kasi hindi tumaba yung carry. Oh, so dito, though medyo na gap dito yung Esmeralda, bumuo kasi siya agad ng Enchanted Talisman para makuha niya yung Kasi kung hindi siya makakuha ng blue buff, ayos lang, basta may Enchanted Talisman siya. So yun yung naging source nung pagbawi dito ni Mitch. Hanggang ngayon, nagiging pumapalag-palag yung sa tatlo. And item check tayo dun para kay Mitch direct kung okay na yung item niya, kung may Holy Crystal na. Oops, wala pa naman. Pero pwede na, masakit na rin ang dito. Pero ang titignan kasi natin dito, yung thumbs. Siya yung may pinakamalaking pera with a 7.2k. And isa rin siya sa mga players na medyo nasasaktan yung mga kalaban niya pagkatapat siya. Naka-festival loop pa din siya dito. So yung spell bump niya, kakaiba na talaga. Nako, mga kaibigan. Natakpan si Deity doon, no? Talagang kumu-crossover sa bato, pero hindi na naman sila makakuha ng objectives dito. Si M naman, habang tumatagal, sumasakit yung true damage, pero Glorious Pathway na napakaaga. Bakit naman kaya ang kanyang ibinigay? Pero Deity, pre-hit lang, hindi makakatakas doon, na medyo naipet. With explode naman doon, napakaganda naman ng Last Insanity, pero medyo nakulang. Pero yung carry, medyo nanganganib dito, malalim ka masyado, killing spree para kay Demon Cutie. Tama ka dyan, mga bestie wap. Pero mga besties, ang sana makapasok ngayon, lamado for Finesse Emperors naman, medyo tagilid ang box. Uy, grabe, isang talon, patay agad.
Tayo tumalon, tayo sumigaw, talaga naman maghawak-hawak tayo sumigaw. Pero eto na nga mga kaibigan, binigyan na naman ng apoy si Date 666, nangangamba, inuntog pa dito ni Lancy. Talaga namang tamang dive, pinasok na sa loob, wala na kaming pakialam kahit wala kaming minion, kaya ka naman namin patayin. Pero yun, nakapag-Lorius Pathway, plus eto pang middle lane, Date 666, Demon Cutie doon. Napakalupit and the mega kill pa nga yun para sa kanya, top lane pwede nang mabasag dito, 22-7 ang ating score. Naopo. Ito na ang ano ngayon. Ito na ang tanong ngayon for saan na makapasok. Eh, mabibigyan pa kaya nila ang Finesse Empress makabawi dito o rektahin na nila to dapat, 'di ba? Wala nang lord-lord dito. Tapusin na nila. Oh, dalawa lang yung sila. Oh, dalawa lang naman yung buhay, apat sila, mga besties, pero hindi pa kakayanin. May makapal pang minion wave. Next round, ito na pagkuha ng lord siguro, ito na to for sana makapasok, pero yun nga lang, mukhang wala silang balak mag-lord. Mga besties, ito na. Kasi pagka nag-lord sila, magkakaroon pa ng space yung ano, yung FNS. Ah, na makatulak-tulak, no? Oo, makatulak, tas makapag-farm. So, mahirap nga naman sa kanila yun, though na wala nga silang marksman. Pero may Holy Crystal na si Miche. It's either it's a fake lord o uubusin na nila. Kasi possible bait lang yan eh, parang ganyan. Mga kaibigan, Date 666, mukhang nasaktan, patay agad. At yun na nga, sinabi natin sa hula, Mitch, pangaroon, mukhang nagugluta tayo na. And patay na yung Hylos, wala na silang tank dito. Koroko mukhang sasama pa sa pagkamatay na yun. Ayong God, magpaalam ka na, si Lancy nandito pa. Dali mo, talaga namang kakaiba. And mukhang tatapusin na, nang sana makapasok ang larong ito. Tama ka dyan, Kuya Herb. Ito na ata ang 2-0. At pag nanalo ang sana makapasok dito, mga Bestie Wap, ayun, nadali pa Admiral Boy, mga Bestie Wap, unstoppable for the Empire. Ito na, 27-7. Ayaw pong tapusin, landian muna ng konti. Pag yan nakabawi, iyak later. Pero game 3 tayo, mga Bestie Wap. Oops, buhay na ang dalawang tank na, dito. Malabo na yan, tatawar lock na yan. Wala na, oo nga. Tatawar lock na yan para sa sana makapasok. Walang, so well played later para sa kanila. Tapos ang Mobile Legends. Tapos ang Mobile Legends sa sana makapasok.